Ikalawang Kronika. Ikalabingsyam na Kabanata. Bumalik si Jehoshaphat sa palasyo niya sa Jerusalem na ligtas. Sinalubong siya ni Propeta Jehu na anak ni Hanani at sinabi, "Bakit tinulungan mo ang masama at inibig ang napopuot sa Panginoon? Dahil dito nagalit ang Panginoon sa iyo. Pero mayroon ding mabuti sa iyo. Inalis mo sa Huda ang posteng simbolo ng Diyosang si Asyera at hinangad mo ang sumunod sa Diyos." Pumili si Jehoshaphat ng mga hukom. Nakatira si Jehoshaphat sa Jerusalem, pero pinupuntahan niya ang mga tao mula sa Beersheba hanggang sa bulubundukin ng Efraim para hikayatin silang manumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa bawat napapadirang lungsod ng Huda. Sinabi niya sa kanila, "Mag-isip muna kayo ng mabuti bago kayo humatol, dahil hindi kayo hahatol para sa tao kundi para sa Panginoon, na siyang sumasa inyo sa tuwing magbibigay kayo ng hatol. Gumalang kayo sa Panginoon at humatol kayo ng mabuti, dahil hindi pinapayagan ng Panginoon na ating Diyos ang kawalan ng katarungan, ang paghatol ng may kinikilingan at ang pagtanggap ng suhol." Naglagay din sa Jerusalem si Jehoshaphat ng mga Levita, mga pari, at mga pinuno ng pamilya ng mga Israelita sa pagdinig ng mga kaso na may kinalaman sa kautusan ng Panginoon at mga alitan. At sila'y tumira sa Jerusalem. Ito ang utos niya sa kanila, "Kailangang maglingkod kayo ng tapat at buong puso na may paggalang sa Panginoon. Kung may kaso na dumating sa inyo mula sa mga kababayan ninyo sa kahit saang lungsod na may kinalaman sa pagpatay o paglabag sa mga utos at mga tuntunin, balaan niyo sila na huwag magkasala sa Panginoon. Dahil kung hindi, ipapataw niya ang kanyang galit sa inyo at sa kanila. Gawin niyo ito para hindi kayo magkasala. Kung may mga kaso tungkol sa Panginoon na hindi niyo maayos, si Amaraya na punong pari ang siyang mag-aayos nito. At kung may kaso tungkol sa gobyerno na hindi niyo maayos, si Zebadaya na anak ni Ishmael na pinuno ng lahi ni Huda ang siyang mag-aayos nito. Ang mga Levita ay tutulong sa inyo para matiyak na mapapairal ang hustisya. Magpakatapang kayo sa paggawa ng inyong mga tungkulin. Naway samahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng matuwid."